Hallelujah. Panginoon, salamat po sa oras na ito, dakilang Diyos, sapagkat muli na naman namin, Panginoon, na ipakita sa iyo ang aming katapatan at pagsunod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbigay namin ng tapis naming handog at ikaw po para sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, marami pong salamat at patuloy mo pong pagbalain ng mga kapatid ko na nagbigay sa oras na ito. Lord, ano man po ang kanilang pinagkakakitaan, hanap buhay, negosyo, trabaho, patuloy mong pagbalain, Panginoon. Maging, oh God, lahat ng kapatid ko na sa oras na ito hindi nila dala, hindi nila naibigay ang kanilang mga offering tithes. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na sa susunod ay dalhin nila upang maibigay nila at sa kapatid ko sa oras na ito na wala. Panginoon, pagbalain mo, Panginoon, sila upang maranasan din nila ang masaganang pagpapala na nagagaling sa iyo. At tunay nga, Panginoon, na mapapurihan kanila at maparangalan sa pamamagitan ng pagbibigay, O God. Kaya naman po, Lord, marami pong salamat sa sarating malilikom. Paggamit naman po sa ikaluluwalhati na yung dakilang pangalan. Salamat po, Diyos na marami, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Muli po sa oras na ito, alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay excited na po at nandun po talaga ang pagnanasa na makapakinig na po ng mensahe na buhat sa pinakapuso ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po sa oras na ito, ang bawat isa po ay umupo ng maayos. Ano man po ang mga distraction na kinig natin ang mensahe ng ating Panginoon, ay huwag po natin itong hayaan na madistract po tayo. Ang mga cellphone po natin hanggat maaari ay i-off po natin. Ang mga bata po, huwag po natin hayaan na patakbo-takbo. Amen? Sapagkat alam na lang po natin na dakilang bagay ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya po sa oras po ito, tayo pong lahat ay tumayo na po ng may paggalang sa banal na presensya ng ating Panginoon. Yung mukha po at bumikit
us to you alone. Sige po, tayo lahat, maging lahat ng mga naninig at nanonood. Dalawang kamay po, katawan ng langit. Hallelujah! Nakataas doon sa kalangitan as we give reverence to His holy name. Father God, sa lugar mong ito, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga pamilya, sa aming ministeryo, sa aming bansa, ito po sa buong mundo. Lord, in every areas and aspects of our lives, wala po ibang tinataas kundi Ikaw lamang. Father, receive all the praise. Receive all the glory, the honor, and the adoration. All these things, God, ay para lamang po sa inyong dakilang pangalan. Kaya po, Ama, alam namin muli sa aming pakikinig at panunood sa aming pagdako sa lugar na ito, dakilang bagay muli ang gagawin mo. Sapagkat lagi kang tapat sa iyong mga pangako. You have said in Matthew 6:33, that if we seek first your kingdom and your righteousness, all our needs will be met. And you have said in Philippians 4:19, that you will supply all our needs more than we expect, Lord, more than we pray for. Kaya po, Ama, sa oras pong ito, hayaan niyo po ngayong kalamang ay kasalamatang panahon amin. Lord, hayaan niyo ngayon pa lamang dakilang Diyos ay ibigay na po namin ang pinakamataas na pagpaparangal sa iyong pangalan. Salamat po sa kagalingan, salamat po sa himala, kasagutan sa aming panalangin, katugunan sa aming mga pangangailangan, lahat po o Diyos ng aming mga magagandang pangarap. Tinugon niyo na po, Ama, sa oras na ito. Father, we bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sa tayong lahat ay ito po. Nung nagdaang Sunday ay nagkaroon tayo ng celebration para nga sa birthday ni John Emmanuel na kung tawagin din ay Janjan or Jan or J.I. Amen po ba? So yung wala na Sunday, eh sorry po, hindi kayo nakatikim ng lechong tuna. So meron tayong lechong tuna nung Sunday, eh wala kayo. So, hindi kayo nakatikim. Pero nung nakaraang mga Sunday, yung mga narinig ako eh. Sabing ganoon, next Sunday, magbibigay kami ng love gift ki J.I. Kaya, yung kulay dilaw nga nating offering bag, yung mga ushers natin, paikutin nga natin kasi narinig ko nung Sunday eh. Sabi, meron ako narinig. Sabi, ay, hindi ako nakahanda ngayon eh. Para bigyan ng laptop si J.I. Next Sunday, ibibigay ko. So, sige. Paikutin natin, exclusive, para laptop natin kay J.I. Okay? Sige. At yung pangalan niya ay John, di ba? John Emmanuel, no? Yung pangalan John ay mula kay John the Baptist. Kitao ba ba? Glory to God, mula kay John the Baptist, no? At yung pangalang Emmanuel, mula naman sa pangalan ni Jesus. Amen? No? Kitao ba ba? Kalibit yung mga katabi mo, bakit ang lungkot mo? Bigayan ng laki, lumulungkot ka. Ang sabihin mo, lakihan mo, amo. Glory to God. So, yung pangalan niyang John ay pangalan ng kagaya ng kay John the Baptist, no? Kagaya rin ng kay Apostle John the Beloved, no? At yung pangalan Emmanuel, pangalan ni Jesus yun. Ang ibig sabihin, God is with us. Naalala ko, nung isinilang si John, actually ay siya ay pinanganak
Diyan sa may Pratic Ward. Kung alam ninyo yung Villa Rosa Hospital, sino nakakaalam nun? Dating Villa Rosa Clinic yun. Maliit pa lang yun, clinic pa lang yun. Then, pina-check up namin si Pastor Ricky, kasama ko pa yung mga iba pang mga pastora natin. Tapos nagtanong kami kung magkano ang babayaran sa pagpapaanak. Ang bayad sa pagpapaanak ni Villa Rosa, 1,800. Yun. Eh, siyempre, nagsisimula yung ating church. May pay tayo, mga full-time kaming mga magulang. Then, ang nangyari nga po ay wala naman kaming 1,800. Isipin mo, 1,800 lang wala kami. Grabe. Ngayon, ako ay naimbitahan. At that time, I was studying in Bible school. I'm taking up Bachelor of Theology. No? Module style kasi, pastor na ako noon. So ngayon, kapag nag-aaral ako ng Bible school, sabi nung si Pastor Joseph Calma, pastor siya, hindi ko alam kung anong church niya, at nagpapastor siya sa may Victoria, Laguna. Sabi niya sa akin, imbitahan kita na magturo sa aming church sa Victoria, Laguna. So, Saturday, pumunta kami ng Victoria, Laguna. Nag-travel kami. Doon ako natulog. Then, Sunday morning, nagturo ako. Nakikinig pa ho ba tayo? No, at doon sa Victoria, Laguna, napagpala sila, na-bless sila. At doon ko naalala na meron tong isang babae na may nagaling sa leukemia. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Subuhay. Ay saan tayo pupunta ay may mga himalang nagaganap. So ang nangyari po, alam nyo all in all kung magkano yung love gift ko doon sa Victoria, Laguna. Alam nyo kung magkano? Eksakto 1,800. Eksakto, no more no less. Umuwi ako ng Metro Manila, dala-dala ko yung 1,800. Then, pag-uwi ko ng bahay, mga anak na si Pastor Raging, isisilang na yung una naming anak. At si J.A. ngayon, si Jan o si Janjan. Bahala ka na kung anong tawag mo sa kanya. Initial, J.I., Jan Emmanuel. O Jan, kung anong tawag mo sa kanya ay Janjan. Pare-parehas lang yun, separate yun. Ngayon eh, then punta na kami ng ano, punta na kami ng Villa Rosa Clinic pa noon, di pa hospital. Doon, sinilang siya, 1,800 sakto. Yung iba pang mga gastusin, mga kapatid na yun, nag-love-give sila. Tapos, tinulong, ibinigay sa amin. At kung ako ang tatanungin, nakikinig pa ho ba kayo? Dapat ang pangalan niya, letter R. Kasi tatlo kaming magkakapatid, Reynaldo, Renato, Ricardo. Three R's kami, no? Three handsome R's. Ganun. And I am the youngest. And I am the most handsome among the three. Diba? No objection, please. So, ngayon, dahil puro kami R, dapat ang susunod na yung mga anak ko, dapat R pa rin sila. At yun nga, inisip ko lahat ng pangalan para letter R. Pero hindi talaga pwedeng masunod ang ating mga sarili. Sinasabi sa akin ng Lord, sinasabi sa amin ni Pastor Raging ng Lord, hindi magsisimula sa letter R ang pangalan niya. Amen. Binigyan siya ng Lord ng pangalang Jan Emmanuel. Kaya ang pangalan niya ibig sabihin, Jan, it means grace of God. The grace of God is upon him. No, the hand of God is upon him. No, he is a gift from God. At ang ibig sabihin ng Emmanuel is God is with us. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Inaalalakpak natin. Glory to God. Tapos, naalala ko pa, nung dumating ang tide, mataas ang lagnat niya. Dinala namin siya uli sa Villa Rosa Clinic. Ako ko lang kung hospital na siya noon. Pero clinic pa lang yata. Ngayon, hospital na siya. Then, pagdating namin doon sa hospital, i-confine siya. Eh, wala kaming pera. By pain nga kami. Wala kaming pera. So ngayon, sabi ko, hindi siya pwedeng i-confine. Kasi nga, wala kaming pera. I-confine namin, wala kaming pagpa-hospital, wala kaming pambili ng gamot. No, nagsisimula ang ministry by faith full time. So, hindi namin kinonfine. Amen. Nang ginawa ng doktor, kinapirma niya ako.
Pag nilabas mo yung anak mo, pumirma ka. Kasi dapat siya i-confine eh. Masyadong mataas yung leglet niya. So kailangan siya i-confine. So kinakailangan, pag ilalabas mo siya, pipirma ka. So ang ginawa ko, pumirma ako. Para siya mailabas. Dinala namin siya sa bahay ni Pastor Robert. Ang ginawa ni Pastor Robert, binuhusan siya ng malabig na tubig, pinaliguan ng yelo. Kasi napakataas nga ng lagnat. Yun, magbuhos ng malamig na tubig at ng yelo, kasama ang pananampalataya, gumaling na siya. Amen. Kasi wala ka kami pambili ng gamot eh. Wala ka kami pampa-hospital eh. Kaya dinala namin kay Pastor Robert, si Pastor Robert, hindi spiritista yun ha. Hindi rin yun matatawas, hindi rin yun albularyo, kundi isang babae nga, marami ng anak, nauna sa amin, so alam na niya yung mga gagawin niya. Ganon dinala namin sa bahay niya at nagulat siya, napakataas ng lagnat, binuhusan niya kaagad ng malamig na tubig, bumili siya ng yelo, pinaligo niya talaga. Kasi baka pagkumpulsyon. Ganon yun. So sa awa naman ng Lord, gumaling. Then, nung mag-aaral na siya, nagsimula siyang mag-aaral, Kinder 1, doon sa Tabernacle of Faith Christian Academy, Christian School, ay, ano, Kinder 1 ang simula. Kinder 1, Kinder 2, tapos prep, ganun. Walang nursery, ganun ang bilang nila. Then, 3.5 years old siya, 3.5 years old. Then mag-aaral siya at kinder 1 siya. Ngayon wala kami pera. Na naman again. Siyempre full time by faith. Wala na naman kami pera. At ngayon nag-iisip-isip kami, diagnostic test exam, DT kung tawagin diagnostic test exam, 200. Eh wala na naman kami pag-diagnostic test exam, 200 lang wala kami. Grabe, ganun kami kahirap. No, noon yun, hindi na ngayon. Amen. So, talabi din mga tabi mo, mahirap ka noon, hindi na ngayon. Amen. Praise God. So, 200. At yung pastora natin, si Pastora Irene, nasa Bicol na ngayon, doon na siya naka-assign ngayon, doon na siya nagpa-pastora ngayon sa may Buga Pandan at Anduanes, eh, noong mga time na yun, buhay pa yung nanay niya. At yung nanay niya, binigyan siya ng 500. Sabi nung nanay niya, anak, itong 500, ibigay mo ng sapatos. Isipin mo, full-time ka, nanay mo pa bumibili ng sapatos mo. Ganong kahirap ang mga full-time doon. Ngayon, ang mga full-time ngayon, hindi na. Marami na silang sapatos. Amen? Merong 3 for 100, merong 50. Branded pa. Hindi, joke lang yun. So ngayon, yung 500 na binigay kay Pastora Irene, binawasan nila 100. Inabot niya sa akin yung 400. Sabi niya, Pastor, nararamdaman ko, mas kailangan mo ito eh. Sabi ko, bakit mo ibibigay sa akin yung 400? Ibigay ng nanay mo yan. Sabi ng nanay mo, ibili mo ng sapatos. Kasi po, mas nararamdaman ko, mas kailangan nyo ito eh. So talagang nangangailangan talaga kami ni Pastor Ragi. Kasi nga, kailangan namin ng 200 for diagnostic test exam. So, yung 200, yun, di binayad namin. So, nakapasa naman siya. So, sabi ganun, oh, Mrs. Carrillo, pasado po yung anak ninyo, pwede na mong mag-enroll ng Kinder 1. Nakapasa ng diagnostic test. Wala namang kami pambayad. Oh, ano yun? Ganun kami kahirap. Sabi ni Mrs. Carrillo, Pastor Ragi, aha, okay. Ah, sige po. Ipapag-pray po namin. Yun. Naman natin. Tapos, himala at himala ng Lord, may nagpadala coming from UAE. No? Sabi ganoon, ng isang kapatid doon sa UAE, sabi niya, $50 sa church. $50 kay pastor, sabi ng ganon. Maliwanag yun, no? $100 ito, $50 kay pastor, sabi. Yung $50 sa church, yan. So ngayon, ang palit ng dollar noon, 26, noon pa yun. Ngayon, habang pinapangaral ko ito, mga 40 plus, no? Di pinapalit namin, 260. Eh, yung $50, magkano? I mean,
2006 yung $100. Ay yung $50, $1,003. So, ginawa namin from $1,003, yung $300 tithes and offerings namin. Yeah, kahit kami pastor, kahit kami leader, kahit mga mangahit, nagtatage kami. So, binigay namin yung $300 sa Panginoon, tithes and offerings namin. No? Tapos yung $1,000, binayad namin, panimula doon sa Tabernacle of Faith Christian Academy. Yung sumusunod na kwento, puro by faith yun. Dahil wala kaming pera, may mga kapatiran lang, umaalala, tumutulong, sumusuporta sa amin. No? At may mga guro na tumutulong sa amin. No? At naalala ko, merong isang kaibigan doon, naging kaibigan si Pastor, naging si Sister Ria Tan. No? At alam mo, nagugulat na lang kami. Binabayaran ni Sister Ria Tan yung mga ano niya, fee niya sa school. Inipo talaga ng Diyos. Tapos, babayaran niya, kung bibigyan niya yung resipo kay Pastor Agi, sabi niya, Sister Agi, binayaran ko na yung fee, anumang tawag doon, tuition fee, di ba, maraming fee sa eskwela, binayaran ko na yung resipo. Nakakatawa ang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. At that time, kung tingin kayo sa akin, tingin kayo, at that time, ang tuition fee ni Jan, bilang Kinder 1, 19,000 a year. Christian school. Not public school. Nung ako po ay hindi mananampalataya, naranasan ko ang katakatakot na hirap ng buhay. Naranasan ko ang mawalan ng ama, mayamang ama, matalinong ama, responsabling ama, pero sa isang aksidente na bundol ang aming sasakyan, namatay siya. Naghirap ang aming kabuhayan, napunta kami sa squatter area. Pero sa puso ko, kinakailangan makaalis doon. At pinangarap ko na isang araw, ang hirap na dinanas ko ay hindi dapat maranasan ng aking mga anak. So narinig ng Diyos yung aking panalangin, yung aking desire. Nangarap ako na ang hirap na dinanas ko ay hindi maranasan ng aking mga anak. Inonor ng Lord na born again ako. At nung ako'y na-born again, graduate ako ng dalawang taong kurso dyan sa Asian College, dating AIE, dating AXA. At napunta ako ng engineering, ECE, Electronics Communication Engineering, pero hindi na natuloy dahil nga nag-full-time na ako, naging pastor na ako. Naunawaan po ba natin? Dati ako nagkatrabaho as service technician sa aking Philippines sa Ugong Pasig. Bago sa Ugong Pasig, nagtrabaho ko sa Miami Electronics sa may Valenzuela, Bulacan. Yun yung mga pinagdaanan ko bago ako na-born again at bago ako naging pastor. Naunawaan po natin. So na ako'y bata pa, hinangad ko na makaalis sa kahirapan. At hinangad ko na ang aking mga anak, nakikinig pa po ba tayo, ay hindi nila maranasan yung hirap, no? Na naranasan ko sa buhay ko. Nakikinig po ba tayo? Isipin mo, ang ama ko ay nagmula sa Mambusaw, Capiz, Bisaya, Ilonggong, no? Nagsapalaran, nag-adventure dito sa Metro Manila. Lahat na halos ng uri ng trabaho, pinasok, mabuhay lang at very young age, no po? At siya po, sabi nga ng mga nakakakilala sa kanya, ang tatay po, napakasipag niya. Kung ano-anong tinitinda sa Quiapo, kung ano-anong tinitinda sa Recto, na dating Ascaraga. Sabi nga noon. At ang tatay mo, bumibili ng mga lumang libro, sabi niya ganoon. Tapos, inaayos niya, binibenta niya. So, yung mga nagbibenta pala ng old books sa Ascaraga na ngayon ay Recto, dati palang tindero yung tatay ko niyan. Yung mga tindero pala sa Quiapo, dati palang tindero yung tatay ko niyan. At ang tatay ko ay umaman, at ayon sa kwento ng maraming hindi ko na inabot, lahat ng tindero at tindera sa Cubao, Aurora Boulevard hanggang EDSA, puro taong lahat ng tatay ko. Taong lahat ng tatay ko yan. Sabi ko, lahat ng tindero tindera ng Aurora Boulevard hanggang EDSA, sabi ko ng Cubao, taong lahat ng tatay mo yan. So umaman yung tatay ko, nagkaroon kami ng pwesto dyan, ng livestock, diyan sa may Banco de Oro, sa may Yale Aurora Boulevard, Yale Street Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City, harap ng Mercury Drug. Yung ngayong Banco de Oro,
yan yung pesto namin noon. Kaya lang, dumating ka ang pagkakataon, nabili sila sa Divisora, hindi ko alam kung anong pinabili, yung tatay ko nakaupo sa likuran, may driver, eh yung driver, eh kasama yung katulong doon, dinitigahan pala yung katulong. Eh nakainom pala. Sabi sa katulong, pag hindi mo ako sinagot, ibabangga ko to, nabangga nga. Eh problema, hindi silang nagliligawan ang namatay, sana sila. Na-joke lang yun. Ang namatay yung tatay ko. So nung namatay yung tatay ko, naranasan namin ang hirap ng buhay. At natagpo ako ang sarili ko nasa squatter area. Diyan kami nakatira sa 1199 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City. Na kung tawagin din ay Roosevelt area, pero hindi naman siya Roosevelt. Pag ganun may Roosevelt, ano po? Isang lugar na para sa amin, ordinaryo lang yon. Pero para sa marami, notorious ang lugar namin. Sapagkat ang lugar namin laging sinusona. Kinukuha yung mga may tato at hinuhuli yung mga Picasso. Takot na pumasok ang polis sa lugar namin. Nakakapasok sila ng sona kung mabiglaan. Pero kung talagang papasok sila ng hindi biglaan, mahirap silang makapasok kasi papanait sila. Ganun yung lugar namin. Nakikinig pa ba tayo? Ngayon, doon ako lumaki sa lugar na iyon. Nag-aral ako sa San Antonio Elementary School sa may Roosevelt, sa may malapit sa Munoz Market. Yung Munoz Market noon, talibaba panoon niya bago naging Munoz Market. Nakikinig pa ba tayo? Yan. So, this is my love story. Kapasok tayo mamaya sa love story ni J.I. Amen? Nalakpakan natin si Lord. Siyempre, tatay muna bago sa anak. Ang hinanap palakpak natin. So, yun nga, no? Then, nangarap ako na isang araw makaalis sa kahirapan ng buhay. At walang nakakaalam nito. Nagbabangko ako ng nagbabangko ng nagbabangko. Nagbangko ako sa Union Bank na nasa loob ng Old Rustan Building diyan sa May Araneta, Center Cubao. Pero ngayon wala na yung Rustan Building diyan. Ano na siya? Ano na ng mga bus terminal na siya. Nagbabangko ako sa Family Savings Bank sa may tabi ng McDonald's malapit sa Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Ngayon, wala nang Prudential Bank building dyan. Hindi ko alam kung ano na yung building dyan ngayon. Tapos, wala na yung Family Savings Bank, BPI Family Bank na siya. Yan ang bangko ko noon. Walang nakakaalam, puro bangko ako ng bangko. Kasi nga, gusto kong makapag-ipon. Ayoko nang manatili sa kahirapan ng buhay at ayoko nang maranasan pa ng mga anak ko ang hirap na aming dinanas. Maraming hindi at kukonti ang nakakaalam, naranasan ko mamalimos. Napasama ako sa namamalimos. Napasama ako sa mga ubakain ng mga tirang pagkain. Yes. Yung mga natitira ng mga mayayaman, hinihingi namin yun. Kaya lang mautak ako, yung galing sa kanilang pinggan, hindi yan ang kinukuha ko, yun nasa gitna na merong serving spoon. O, di ba? Para iwas sakit. Kailangan natin, wagis tayo eh. No? So naranasan kong lahat yan, naranasan ko ang maging nagpipintura, nagpabarnis, nagtitinda ng sigarilyo, nagtitinda ng dyaryo, no? Callboy, na ngayon ay barker, ang tawag sa amin ng callboy. Mento, balintawak. Callboy tawag sa amin nun, ngayon barker na. Nagbabago ang tawag eh. Nagbabago. Naranasan ko rin yan sa kabao, nagkatawag ng taxi. Tatalo siya, naranasan ko. No, iba't ibang uri ng trabaho, naranasan ko para mabuhay lang. Ganoon. Bagamat may mga tumutulong ng mga uncle, mga kapatid ng tatay ko, salamat sa kanila. Pero hindi sapat eh. Kinakailangan magpursigi ka, maghanap buhay ng mag-isa para mabuhay. Kailangan magsumikap ka para mabuhay ka. Naunawaan po natin. Eh, yung pangarap ko na
aalis sa kahirapan yung mga anak ko, huwag nilang maranasan yung hirap na dinanas ko. Isipin mo, nung nag-aaral ako, ang baon ko, pambihira, hindi nga makabili ng sapat para makakain ka ng maayos. Kaya nga ang ginagawa ko, tinatanggal ko na yung hiya ko eh. Nagpupunta ako sa feeding center. Ang feeding center ng eskwelahan, libre yon para sa mahihirap. Yes! So, para kumain, pupunta na ako ng feeding center. Mabuti na lang, nung unang panahon namin, baka inabot nyo ito, meron pang Nutriban. Alam niyo Nutriban? No? Nutriban. Yan, napakamurang tinapay niya. Kaya lang, pag inamoy mo, hindi maganda ang amoy. Minsan, meron pang mga parang kuto-kuto ng arena. Pero napakamura niyan. Ganun. Ganun, no? Ganun yung buhay. At naalala ko nga, eh, talagang minsan papasok ka, labalakad ka lang, back to back, yung uniform ko, yung pantalon ko, buong linggo, suot ko yan, from Monday to Friday. Sipin mo, iisa lang talaga yan. Pag nagdumi yan, kukuha ko ng face towel, pupunasan ko, ayos na uli. Pag talagang hindi na kaya, lalaban sa gabi para masupat mo kinabukasan. Pag hindi na tuyo, paplantyahin ko. Ganong kahirap ang buhay talaga. Grabe, ganon ang sacrifice na talaga ng buhay. Ngayon eh, kahit na unbeliever ako, nangarap ako na makaalis sa kahirapan at hindi na maranasan ng aking mga anak ang naranasan ko pa sa buhay ko. Sino yung nangarap na makaalis sa kahirapan? Taas ko ang kamay. Sino yung ayaw nang bumalik sa kahirapan? So, ako po'y nangarap na makaalis sa kahirapan, nangarap na ang aking mga anak, huwag nilang naranasan o maranasan ang mga hirap na dinanas ko sa buhay ko. Eh, alam mo, sinagot ng Diyos ang prayer ko na born again ako. Hindi sinasadya sa isang Bible study na imbitahan ako. Ang Bible study isinagawa sa West Point Street, Cubao, Quezon City. Hindi ko na alam kung anong araw yun, pero ang oras, mga 7:30 ng gabi. Labasan ng mga trabaho, ng mga eskwelahan, ng mga opisina, ng mga sales lady. Nakadalo ako ron, nakaupo ako sa likuran. Doon, nakaupo ako sa likuran. At habang ako'y nakaupo sa likuran, nagpapatotoo ang isang lalaki. Naalala ko pa siya, si Brother Nelson. Nakalimutan ko na ako ng apelyido niya. Habang siya'y nasa harapan, nagpapatotoo siya. Sabi niya, walang nakakaalam. Ang akala nila, ako ay mabait. Pero ang hindi nila alam, ako ay makasalanan. Hindi ko lang pinapakita dito sa lugar namin. Hindi ko lang pinapakita ito sa pamilya ko rito sa amin na ako'y makasalanan. Ako ay nagmamariwana. Sabi niya, hindi alam ng family ko, hindi alam ng lugar namin. Akala nila mabuti akong tao, mabait akong tao. Ngunit, ako ay mabisyo, ako'y makasalanan. Alam mo, habang nakikinig ako sa likuran, imbis na matuwa ako dahil may nagpapatotoo na binagong buhay, isipin mo, natotoo niya kung paano siya binago ng Diyos, diba? Hindi lang pala sigarilyo, hindi lang pala alak, nagmamariwana pa. Ang akala ng kanyang pamilya, akala ng kanyang mga kapitbahay, mabuti siyang tao kasi sa labas siya, nagmamariwana, hindi niya pinapaalam. In his place, no, he was a respected person. But nobody knows na mula sa ibang lugar pala, dun pala siya nagmamariwana. Yun. So nagpapatotoo siya, sabi niya, salamat sa Panginoon, hindi ko hinanap ng Diyos, hinanap niya ako, na born again ako, binago niya ako. Di ba nakapangan yung mga tao? Amen! Praise God! Hallelujah! Sabi nila. Alam mo, imbis na matawa ako, nandun ako sa likuran, nakaupo, ito sabi ko. Woo! Bola lang yan. Huwag kayong nagpapaniwala dyan. Bola lang yan. Woo! Sabi ko. Isipin mo, no? Grabe! Imbis na matawa ako dahil may binagong buhay, nandun ako nakaupo sa likuran, nagsasalita ako ng, bola lang yan! Huwag kayong maniwala yan! Sabi ko, nadidistract tuloy yung mga tao, nadidistract talaga! Tapos, bago ako, may nakaupong sales lady sa harap ko, mga sales lady ng isitan, umatendin. Yung aming Bible study, parking lot lang po yun, na walang bubong.
Ganun talaga sila kasipag yung mga manggagawa ng Panginoon. Talagang nagba-Bible study, hindi sa mall, hindi sa air-conditioned place, not in a nice, not in a beautiful place, but just in a parking area. No, without covering, walang bubong, walang bubong, nothing, open air. Doon. At alam nyo, pag nagpa-Bible study nga yung mga yun, nakikita ko sila. Kasi yung Bible study, number 47 yata eh. Eh yung bahay na ng mga pinsan ko, number 48. Nandun ako. Tinitingnan ko sila. Habang sila yung nagpa-Bible study ron, di, kanta-kanta sila. Talon sila ngayon. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Tapos mamaya, mag-worship na sila. Bigla silang iiyak. Sabi ko, mga sugat simbuang-buang. Si Bisaya nga kami. Mga sabi ko, mga sugat simbuang-buang. Sabi ko, parang ang mga sirang ulo, mga buang akin. Isipin mo, tatatalon, masaya, tatawa. Tapos mamaya iiyak. Mamay sugat simbuang-buang. Sabi ko, mga parang mga sira ulo, mga buang agin. Sabi ko, gano'n. Nakikinig pa ho ba kayo? Gano'n. Ayun ang sabi ko sa kanila. No? Ayun ang sabi ko sa kanila. Tapos sabi ko sa kanila, para pang mga tipaklong. Talon ng talon. Talagang pag sinisimamba sa Diyos, hindi na siya nahihiya talaga eh. Tumatalong talaga. Wala sa kanilang may arthritis. Hindi umuura ang mga arthritis. Rayo pa sa kanila. Katao pa ho ba? So ngayon, eto pa, di wala ngang bubong, bigla ngayong uulan. Panginoon, sabi nila, inuutusan po namin ang ulan na umalis para kami makapagpatuloy ng aming Bible study. Alam mo, sabi ko, pinapanood ko talaga sila eh. Sabi ko, itong mga tao, ito mga siraulo talaga. Pati pa naman ulan, pinapalayas pa. Pati sila lumayas na tumalat sila ng ibang lugar. Pero alam mo, purihin ang pangalan ng Panginoon. Dinilig lang yung Espiritu, tumigil yung ulan. Grabe! Kitama ko ba rito? Tumigil! Napangangako eh! Sabi siya nga, napa-attend na nga ako. Kapipilit nila, naka-attend na nga ako. Nandun na nga ako sa likuran. Nagpapatotoo nga si Brother Nelson kung paano siya binago ng Diyos. Nagpapariwaan na daw siya. Sabi ko sa likuran, woo! Bola lang yan! Huwag kayong maniwala dyan! Sabi ko, kulit ko, pilyo ako talaga eh. Hindi na ngayon, mabait na ako ngayon. Tanungin niyo yung mga anak ko, mabait na ako. So, ang nangyari, nung nasa likuran ako, nasa harapan yung mga taga-isitan, sales lady, ito ang sabi nung isa, siguro na nakulitan na sa akin. Sabi niya sa katabi niya, ang lakas ng boses niya, akala ko ba ang pinuntahan natin ay Bible study? Eh, bakit may demonyo sa likod natin? Tama ba ako ba rito? So, demonyo? So, ako pala, yung pala asal demonyo ako ng oras na yun, ng Google ako. Pero hindi alam nyo, napakaganda. Pagkatapos ng gawain, kahit na ako ay nag-asal demonyo ng Google ako, abay, nung katapos na yung gawain, kinumayan pa ako? Kinumayan nila ako? Oh, I love you with the love of the Lord. Sabi pa naman nila sa akin, Brad, balik ka. Mahal pala nila ang mga demonyo. Gusto pala nila ang mga may demonyo, may butat at may sungay ay makapagbagong buhay at magbalik loob sa Panginoon. Kaya kung nandito ka at nakikinig ka at nanonood ka, may buntot ka at sungay ka, gusto ka namin at welcome ka rito. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka namin. Dahil ang gusto namin, mabago ka. Dahil ang gusto ng Diyos, mabago ka. Amen. Posible sa Diyos. May buntot ka man. At ang buntot mo sa dulo ay matulis. May sungay ka man at matulis siya. Meron ka pa tinidor na mahaba at matulis siya. Alam mo, kaya kang patawarin, kaya kang baguhin ng ating Panginoong Diyos sa buhay. What is impossible with men are all possible with God. Alam mo ba, nung mga panahong yun, ooperahan na sana ako.
sa sinusitis at sa tonsil parenchytis. Isa lang na tonsillitis ko ang sumasakit. Mahilig kasi ako sa malamig, mahilig kasi ako sa matamis.